mismo si Sir, ma'am. Noon, pero ngayon din na. Parang nawala na yung pagmamahal ko sa kanya noon. Ikaw, sir, na-miss niyo ba si ma'am? Eh, isipin ko na wala na. Dahil sinalikway na niya ako eh. Eh, anuhin ko lang, yung anak ko lang. Kasi nami-miss ko yung araw-araw mga anak ko. Kasi ang importante, sir, pag di siya nag-send sa'yo ng screenshot. Oh, kailangan mag-screenshot niya ito, magpadala. I-ano nyo, itutuloy natin or pwede tayo magsampa kasi napag-usapan. Pero ganun ma, masisend po kayo ng pinadala yung pera kay sir. Okay, wag nyo siyang i-block kasi para alam niya. Okay po? Okay po. Ang gusto ko lang na hindi na po di siya mang lalaki. Okay. Kasal kami. Was nga maglalaki magsama siya, patuloy ko kaso, pakulong ko siya. May karapatan nga, pero sa pinagkasunduan natin nung nakaraan, pumayag siya na mag... May record nga ako nun eh. Nung pinag-usapan namin dun, napayag na siya na ano, yung sports na lang kami. Kung mag-asawa siya, hindi ko siya pakilaman. Kung mag-asawa ko, hindi niya ako pakilaman. Yung pinagkasunduan namin. Yun nga, may point din naman siya. Papakawalan ka niya, basta mag-file ka doon ng annulment. Papakawalan naman kita. Which is legality lang. Siguro kasi nga, ma, mahal ka pa niya. Hindi ka pa niya kayang pakawalan. Kaya ganun siya, yun ang hinahabol niya ngayon. So para po fair, hindi rin siya lugi, ganun na lang. Wala mo nang magbo-boyfriend, walang kahit anong landian. Pero pwedeng manlande pag may annulment na. Tama opo, ba, sir? Opo, yun ang gusto ko. Marita na rin mang babae pag nag-annulment na kayo. Oo, sino bahala na siya mag-annulment ako. Gusto. Hindi ako mag-asawa po. Yung mga anak ko lang po. Oh, promise, mamatay pa ako. Mamatay ka na ngayon. Hindi ako po din mag-asawa po. Parang masaya na ako. Unahin ko yung anak ko. Yan, walang utak to po eh. May grado naman, hindi naman nilagay sa utak. At narinig mo ba yung sinabi lapakanan niya? Narinig mo yung sinabi niya? Oo, narinig sabi niya, okay lang daw. Pwede na ako mamatay. Para masaya siya, magkapaglalaki. Eh nakita ko na, tatlo na nalaki mo. Pabayaan na kita. Oo, oh, pinabayaan daw kayo ng kabul. Oo nga, pero magkuha ka ng annulment. Kasi sa mga pinsan ko talaga, mga mayaman yung pinsan ko, isipin mo, huwag mo ipadala ang apelido mo. Explain mo nga kung ano yung annulment. Eh, bahala ka na dyan. Explain mo nga kung ano yung annulment. Para magka-file ka ng annulment kasi... Explain mo nga kung ano yung annulment. Para makapag-asawa ka. Baka naman ikaw, ma'am, may boyfriend ka ngayon. Kaya mayroon. Parang gusto mong ganun na lang, bitaw na lang sa kasal, which is may anak pa kayo. Noon pa, nung una kaming hiwalay, wala na akong pagmama sa kanya. Wala. Di ba, baka mas malaki yung saging nung isa kaysa kaysa. Oh. Bakit wala siya, hindi niya ako minahal? Bakit ako pa rin nagastos sa mga anak namin? Sir, hindi kaya mas malaki yung saging nung isa kaysa sa'yo? Ha? Iwan ko. Baka gayuma yan. Bakit ka tumatawa, ma'am? Totoo, mas malaki talaga yung saging nung isa? Hindi ko alam. Ha? Ano masaging? Saging ng ari-arian ng tao. Yung una na yan sa Baroy. Malaki yon. Kasi mismo ang pinsan ng lalaki nun. Nagsabi sa akin, bay, pinsan ko yan, tirahin natin. O, di ba? Mismo pinsan ng lalaking nagloko sa kanya. Ano? Dito kumakampi sa akin. Inuulit pa niya yung mga nangyayari na nasito na namin noon. Inuulit pa niya yung mga nangyayari na ano. Eh kaya diba, nga sir, sinabi ko, ma'am, baguhin mo lang sarili mo. Huwag ka nang mang lalaki. Intindihin natin yung anak natin. Ginawa talaga. Ano ba yung hinahanap ninyo, ma'am, na nahanap nyo sa iba? Hindi po siya caring. Yung gusto lang niya, yung pinapakain lang niya kami, hindi. Pagmamahal nga, pero parang may kulang. Hindi ba kayo madalas na hindi kanya nilalambing, maglabing-labing, hindi madalas? Ayoko. Hindi. Ha? Hindi. Nilalambing ko yan po, sinalikwa niya ako. Pero ayoko, para sa feeling ko nga. Oo. Parang ayoko, nanigiri. Ginaganon ako, sinalikwa niya ako. Pero nakadalawa kayo, sir, diba? Nakadalawa kayong anak. So, paanong, kayo ma, may dalawa rin kayong anak, paanong nangyari? Hindi ko nga, yung isa, yung anak kong pangalawa, tinatanggap ko pa rin na akin na lang. Kasi ako nagastos eh. Buhay ng tao eh, ano ko eh. Pero hindi yun sa akin yun eh. Oo, bait nagawa niya yun. Paano bang best advice natin dito para matapos na po ito? Kasi sir, huwag nang manlalaki, walang problema, magsustento. Basta annulment, pwede. Kanya-kanya na. Ikayo ma'am, kaya nyo na hindi mo na manlandi ng lalaki? Hindi ko masabi na ano kasi sa kayo wala pa akong lalaki kasi yung nasa picture nga. Hiwalay na kami nung bago pa pumunta dito. Sa ngayon is focus ako sa anak ko ngayon. Wala akong boyfriend ngayon, wala. Baka... Hindi ko masabi kasi sa sarili ko kasi balang araw, tao tayo ay maghahanap tayo ng kano sa buhay. Bata pa ako, maghahanap ako ng partner sa buhay kasi sa kanya, parang malabo na. Yung gusto ko mangyari ba niya, palayain ako. Kung gusto niya mag-asawa, hindi ko siya pakikilaman. Yun ang gusto ko mangyari kasi yung gusto niya na maging kami, ayoko na. So as of now, ganun na lang muna ang status ninyo hanggat walang annulment. So agree ka na ba doon, ate? Okay na lang. Tatanggapin. Ewan? Wait, iwan?
Ako kaya ko man. Ate, gusto mo nang mag-boyfriend? Hindi naman sa ganun na gusto ko mag-boyfriend ngayon. Ang sa akin lang is, hindi natin masasabi, balang araw. Siguro maganda to si ate. Kasi nahabol-habol ni sir. Patingin nga ma'am ng, ano nyo, ayan o. Oo, diba? Maganda, diba? Magandang dilag. Ayan. Ano sa? Magandang dilag. James Miones at ang respondent ay si Rowilyn R. Miones. Ito ang kanilang napagkasunduan. Nagkaharap dito sa himpilan ang ng barangay para magpagawa ng kasunduan na magsusustento ang babae sa mga anak nila oras na makaalis siya papuntang abroad. At ang lalaki rin ay magsusustento sa kanilang mga anak at hindi pwedeng makipagrelasyon ang babae sa kahit kanino at pag nangyari yun, ay itutuloy ng lalaki ang pagpapakulong sa asawang babae. Nagdagdag rin ang babae na bawal rin ang lalaking makipagrelasyon sa kahit kanino. Napagkasunduan din na ang bawat isa ay pwedeng lang magkaroon ng karelasyon oras na magkaroon sila ng annulment. At ang bawat isa ay lalagda bilang patunay na ang nakasaad ay sarili nilang kagustuhan at kanilang naunawaan. So, pero syempre, ate, no, nabanggit mo na dun sa mga naging karelasyon mo, may nangyari, tama? May nangyari ba? Wala po. So, kumbaga, yung saging lang ni Sarah natikman niya. Siguro. Ano, noon, opo. Anong huling mensahe mo kay sir? Kasi ngayon, wala nang other way para, kumbaga, ayaw nyo na sa isa't isa. So, ang way mo lang para makapag-boyfriend ka ay pag nawala si sir dito. So, anong gusto mo mensahe? Sana matanggap mo yung ano yung pagkawala ko sa buhay mo kasi sa akin ayoko na. Sana matanggap mo na hindi na kayo damahal. Yun lang po. Bakit ka naiiyak, ate? Baka mahal mo pa si sir. Parang ano, parang sa hindi ako naiyak sa kanya. Parang hindi ako naiyak sa kanya, naiyak ako sa kasi yung gusto ko ba may kalayaan, maghiwalay kami bilang isang kaibigan na lang. Yun ang gusto ko mangyari. Yun ang pinagkasunduan namin nung una eh kaya nga ano. Pero bakit nag-iba yung ano niya ngayon? Yun ang pinagkasunduan namin nung pumunta ako doon. Kasi hindi mo naman masasabi na ngayon, hindi mo masasabi. Kasi ako, maghahanap din ako ng kapares. Sa'yo, hindi ko nahanapin yun. Ikayo, sir, ano pong huling mensahe niyo kay ma'am? Iwan ko lang sa kanya na ba, hindi ko na siya anuhin, guluhin. Basta anuhin ko yung bata. Yung gusto niya. Oh, basta ang gusto ko lang na paayo. Na hindi siya pwede mang lalaki kung hindi siya nakapile ng annulment. Kasi apelido ko nila, inaabuso ng lalaki. Minumukha pa akong lang unggoy. Bakit? Hindi. Pati ka, sama ka. Kasi dati pa, sabi mo, mukha kang unggoy. Asawa lang kita sa papel. Oh, hawak kong marriage contract. Sabi mo, asawa kita sa papel, di kita mahal. Oh, sa una pang lalaki mo niyan, sinabi mo sa akin. Pangalawa. Mensahe mo na lang, sir, sa kanya. Oh, dawatan rin saging para sa galing sa unggoy. Saging. Iyan na lang kumain. Kumain. Sawa na nga. Ayan, tanggapin mo na yan. Gracias yan, wag mong anuhin yan. Ito kalaki yung ano ni sir, mukhang saging niya. Bakit ka tawa-tawa? Malit ba? Siguro. Pero thank you ka na lang sa kanya. Thank you kasi naging patay ka na din ng buhay namin. Kahit masakit. Nahihirap na kasi buhin yung ganito, inay. Parang nalumok ako. Parang nakapag-desisyon na ako. Malabo na. Kung hindi niya sa ginawa to, baka may chance pa maging kami. Sas, sinabi mo wala nang chance tayo. Oo, kasi natuloy ko nang ganun. Kasi nung, ito yung kung, itong nangyari alam mo? Ngayon, eh. Parang hindi na maalis sa buhay ko. Parang parang wala na akong sinbi ba? Akalain mo buong mundo nakakaalam mo. Para hindi mo kasi ano gusto ko pang masaya ano, ako. Away mag-asawa pero away mag-asawa. Parang pinalaki mo. So, sir, last message mo sa kanya. Message ha, wala nang sumbatan. Apo. Mensahe mo bilang asawa or dating sana marangal yung trabaho niya doon sa abroad. Yun lang. Sana maka ano siya ng amo na mabait. Ang wish ko lang sa kanya na amo niya mabait, hindi yung tarantado na amo. Oh. Basta, yun lang. I love you. Alam sa mga bata.
really hurts. Gusto namin sana makita kayo, together again kayo eh. Ayoko na. Buo na desisyon ko na. Ayoko na. Ayoko na maging kami. Ayoko na yung buong pamilya. Sa akin lang is mga anak. Kahit, okay lang kahit makita ko siya. Wala na ako pakialam sa kanya. Okay, so muli sa ating pong dito sa Barangay 171 Bagumbong. Thank you po, ma'am, at kay sa ating secretary. Thank you po. Isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapitulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakuan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan, maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat. Kumusta na sir ang puso natin ngayon? Kamug-una ako. Wala nang problema. Masaya na rin ako magtinda ng saging para sa pamilya namin. Ngayon ba sir, meron na bang bago nagpapatibok ng puso mo? Wala po. Bakit ayaw mo na sir maghanap? Alagaan ko mga anak ko. Ayaw ko na maghanap. Last time sir, meron tayong mga hindi nakausap din na tao na malapit sa buhay mo at ito nga yung dalawang mong kapatid. Opa. So tawagin natin itong dalawang mong kapatid ko yan. Ayan. So, ito ang mga kapatid nyo, sir. So, tatlo po kayong magkakapatid, Sir Jennies. Opo. Sa tingin mo, sir, sinong pinakagwapo sa inyo? Tatlo? Sila ang dalawang pugi kasi hindi sila iniwan ng asawa nila eh. Ako, pangit ko kay iniwan ako. Hindi naman. Nagkamali lang siguro ng piniling babae. Tama ba, sir? Tama yun dahil, eh, ba't mo pinakasalan kung napapangitan ka sa kaya? Eh, siya napapangitan yun dahil iniwan ka eh. Pero kaya mo yan. Paglaban mo lang, huwag ka lang susuko ng agad-agad. Dendahanin mo lang yung puso mo na mawala rin sa isipan mo na para lang sa pamilya mo. Kasi may dalawang anak eh. Kahit hindi tinuturin mo yung isa, tinuturin mo dahil ikaw yung mula maliit pa yun siya. Ikaw yung nagisingan ng paglabas ng bata. Kaya huwag kang susuko ng basta-basta. Laban mo talaga yun. So, ngayon Sir Jennies, kayo po ang panganay sa inyong tatlo. Apo. So, sinong pangalawa Sir? Si? Ito po. Si Kuya, and then Bunso. Okay. Apo. Unahin natin si Kuya Bunso. So, sir, anong masasabi mo na itong kapatid nyo or itong kuya mo, viral? Proud ako sa kapatid ko dahil kahit ganito yung paninda namin, pinagmalaki namin, lalo na yung kapatid ko nga nagtitinda kami sa aking, pero hindi kami nagpabaya ng obligasyon araw-araw. Kailangan namin na magsika para sa pamilya namin bawat isa. Kaso lang, naawa ko sa kapatid ko kasi iniwan na hindi naman nagpabaya sa asawa, mga anak, kung anong gusto nila, ibigay naman kaagad. Pero sa akin lang, sana mabigyan po kami ng magandang ano sa Panginoon na magandang buhay na malakas kami araw-araw na para makatinda kami. Yun lang ang pinaka-importante sa amin. Kasi kung mahina yung katawan namin, di namin kaya magtinda. Kaya inano namin na pag magtinda kami, kailangan ayos araw-araw para maitaguyo namin yung pamilya namin ngayon. Mahirap na kami sa probinsya. Sabi ko sa kanya na relax mo lang puso mo, tol. Kasi panasya ka kalsada, may hawak ng PC. Kasi dinadala dito eh. Sabi ko, pinahi ko bantayan kasi baka magbigti ba? Siyempre sa problema niya, hindi niya kaya tiisin yun dahil mula ngayon niya, hindi nga niya makontak yung asawa niya. So kayo naman sir, anong naging reaction niyo nung nakita niyo na tuwang-tuwa pati sila Sir Rafi? Tapos siyempre alam niyo naman na nag-viral si sir. Anong nasabi niyo sir? Masaya. Kasi buong mundo nakikita siya eh. Oh, sikat pa sikat, artista na eh. Tol, artista ka na! Ito na yan, tol. Pinapawisan ka. Yan ang ipahit sa kanya. Kung saan siya masaya, susuportahan namin siya. Kasi mahal na mahal ko yung kapatid ko eh. Kahit nasaktan siya, pero kailangan magkabangon niya sa problema niya. Kayang-kaya na niya magpasan niyan. Kapag ang umaayaw ay hindi magwawagi. Ang magwawagi ay hindi umaayaw, tol. Congratulations, artista ka na ngayon. Okay. Ayan. So, Sir Jennies, ano naman masasabi mo at very supportive at mukhang close na close kayo ng mga kapatid mo? Salamat sa mga utol ko na
tutulungan nila din ako nga mag-move on. Kaya ko naman. Kaya ganito na lang gawin ko. Alagaan ko yung mga anak ko. Yun. Hindi ko sila pababayaan. Pati sa babae, mahanap daw ako. Eh, sabi ko, hindi nga ako maghahanap. Kasi hindi ko na kaya mag-ano pa ng babae. Kaya baka maloko naman ako ulit. Mahirap na eh. Akala ko matino na yung kasama ko sa buhay. Hindi pala. Nasayang yung mga pangarap ko. Pasalamat din ako sa mga utol ko na hindi sila nagpabaya sa saging niya na ititinda. Maaga kami magising, mag-ayos sa mga paninda namin. Diyan kami kumuha ng panggastusin araw-araw eh. Ako nagpasalamat ko sa kanila na maging babait sila sa akin kung anong pinagsasabi ko nila. Nakikinig naman sila. Kaya nga, sana patunayan natin yung mga negosyo natin. Magtutulungan tayo lahat dito para unlad pa tayo pagbigyan tayo ng taas na kinabuhi. Mahal na mahal mo ba ang mga kapatid mo? Opo. Kaya? Mahal ko yung mga kapatid ko. Hindi ko na naman yan. Hi! Dito na kami. Artista na. Kaming tatlo. Artista na. Kayo, sino gusto sasali? Bili na kayo sa aming tatlo. Bili na kayo. Yung mga suki naman sa aking, bili na kayo kami bukas. Kami na tatlo. Dito na ito. Ang saya-saya dito, no? Lalo na sana, naka-live to. Sana lagi na lang ganito. Yung mga soke ko sa akin, makita niyo ako, artista na ako. Bukas, bili kayo. Maaga maubos yung saging ko. Lalo-lalo na yung pinaka... Pinaka-ano namin ang pangalan namin. Siya ang una maubos, pangalawa to, panghuli ako. Dahil siya yung panganay, siya yung pangalawa, ako yung pangatlo. Very cool tong mga kapatid mo, kuya. Parang ikaw lang, ha? Pero syempre, sir, kaya po kami pinabalik ni Idol Rafi ay para i-handog ang sorpresa para sa'yo. So, meron po siyang unang sorpresa at nag-aantay na po ito sa sasakyan. So, ipapasok na po natin. Excited ka na ba, sir? Opo. Okay, sige. So, tara. Rapi tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan. Dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay... Kuya Jenny, hindi pa dyan nagtatapos sa sorpresa ni Idol. Dahil meron pang iaabot si Idol Rafi sa'yo na dagdag financial assistance para meron ka dito pang gastos-gastos at pandagdag puhunan na rin kung kinakailangan. So ito po ang 10,000 pesos mula kay Idol Rafi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salamat, Idol! Laking tulong na to, Idol, pang dagdag puhunan. So, palakpakan naman natin si Sir Jenny. Idol, salamat kayo, Idol. Nag-usap kami ng asawa ko. Nakamugo na ako para parte sa mga problema, magtulungan na lang kami, parte sa mga bata. Salamat kayo, Idol, nga pinagbigyan mo ako ng financial. Salamat sa mga grocery nga pinaabot mo sa balay. Salamat din sa 10,000 Idol na pangdagdag puhunan. Sana pagbigyan pa rin ka ng taas na kinabuhi, Idol. Rafi, Idol ka namin, Idol. Lagi akong nanonood sa'yo. Salamat, Idol. Pugi na to sa saging, Idol. Ipapakita ko sa'yo ang challenge ko na kumakain pa rin akong saging. Masaya na talaga ako. Saging na lang. Na may tatlo pa rin akong kapatid, Idol, na kaming tatlo kumakain. Eh, ano ko sa'yo, pakita ko sa'yo yung kapatid kong pugi din. Ah, Idol! Idol! Ano kapatid mo sa akin? Kulang pa, Idol! Kulang pa! Ano to? Kanyang potassium to? Maganda sa katawan! Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng yung tungkol.